Ito pong nangyayari sa Kongreso, especially ito pong paghahayag ni Kerwin Espinosa ng Leyte at anak ng dating Mayor Espinosa na biktima ng human rights violation o extrajudicial killing sa war on drugs ng nakaraang gobyerno. Sa tingin ko po marami ng batas ang dapat gawin. Sa 8 public hearing ng Quad Committee, marami tayong nadiskobre na maaaring butas sa batas o mga batas na dapat gawin para bigyan ng kaparusahan ang mga nasasangkot. Pasintabi na sa PNP, kakaunti po yung mga pulis na nai-involve. Pero ang nakakagulat, puro mga kernel, mga opisyal. Yung mga gunita, yung nangyari doon sa 3 Chinese national sa Davao, pinagbibintangan kernel Leonardo Kernel Garma. Yung nangyari dito sa board secretary ng PCSO, Garma rin, at Espinosa at Kerel Mendoza. Di ba? Ito hong kay Espinosa. May Kernel Marcos at kung sino pa, Major Kernel Espinido. So ito yun eh. Yung sinasabi ni Kernel Espinido na may sindikato sa pulis, eh parang ganun. So paano yun gagawin? So disiplina at mabigat na kaparusahan. Sa akin pong analysis at opinion sa ating pagtutok sa mga nangyayari ito, malinaw po na human rights violation, extrajudicial killing. At lumalabas dun sa bago mangyari yan, may mga planted, tanim, bala sa kotse, sa bahay, sa kung saan lugar para lang pagbintangan ang isang tao, sisirain ang reputasyon ng pamilya, ng kinabukasan dahil pag ikaw ay nahulihan ng drugs at baril at anumang illegal, pero yung pala tinanim lang, planted evidence, sira na ang buhay mo. Dapat gumawa ng batas ang Kongreso in aid of legislation sa investigasyon, ibalik ang parusang bitay. Kasi isa hong karumaldumal na krimen ang magtanim ka ng bala sa bahay, sa kotse o sa bag ng isang taong walang kalaban-laban. Masisira ang kinabukasan dahil sa kagagawan ng nasa likod ng tanim ebidensya. Para po sa akin, yan ang isa in aid of places yung gumawa ng batas. Bigyan ng mabigat na kaparusahan ang gumagawa nito. Kung kinakailangan parusang bitay, bakit hindi? Dahil po ang paglabag sa karapatang pantao, walang mayaman, walang mahirap, pantay-pantay. Dapat ang pagrespeto. Pero bakit ang maliliit? O hindi kaalyado sa politika o kalaban sa politika ang usually nagiging biktima ng extrajudicial killing or mga pang-aabuso. So, pasintabi na kailangan po talaga ay mas palakasin ang ating mga batas. Eh dito lang po sa mga sinasabi ni Espinosa ang bata, yung Kerwin Espinosa, na kanyang binaligtad ang lahat ng sinabi sa Senado dahil siya daw nung panahong yon sa sobrang takot dahil namatay ang papa niya, may banta na papatayin din siya baka isunod at yung kanyang pamilya kapag hindi sumunod sa script umano ng mga pulis na idiin si Peter Lim, idiin si dating Senador Laila De Lima. Kaya ginawa niya ang pag-aakusang matindi dahil sa takot. Kaya dahil ngayon nagbago ng gobyerno, binago niya lahat ng statement. Sinabi ngayon, kagawa-gawa lang dahil sa takot niya at inutusan siya. Ang totoo ay mga pulis yung may maaaring pagkukulang at naghahanap siya ng hustisya. Ilang buhay na ang nawala. Ilang pamilya na ang nagluluksa. Paulit-ulit na lang po ang paglabag sa karapatang pantao. Bakit until now? Walang nakukulong na nasa likod nito. Itinuturo na na itong si Espinosa kung sino ang nasa likod. Itinuro na ni Kernel, sorry, Kernel Espinido kung sino ang mga nasa likod. Ang ganyan wala pa rin. So in aid of legislation, pasintabi na sa mga congressman at mga senador, dapat gumawa na kayo ng batas kung ano ang dapat gawin. Anyway, mag-i-election tayo. Maaari magpalit tayo ng senador, magpalit tayo ng congressman. Sana yung mga mauupo ng congressman at senador sa 20 Congress next year after ng election sa Mayo, makita nyo itong mga butas na ito. Ulitin ko, yung dagdag na kaparusahan sa tanim bala. Ang paparusahan doon yung nagtatanim ng ebidensya, nagtatanim ng mga illegal para lang sirain ang buhay at pamilya ng gusto nilang sirain.
Yung paglabag sa karapatang pantao, dapat palalimin pa, pabigatin ang kaparusahan. Dahil ang buhay isa lang, hindi na nababawi yan. At kung sino ang naguutos o mastermind sa lahat ng mga heinous crime, dapat panagutin din ng mas mabigat. Hindi lang habang buhay na pagkakabilang. Kaya sana mga mambabatas sa next Congress, kasi ngayon hindi na magagawa yan. Next Congress, next 20 Congress na mag-uumpisa next July 2025. Sana po ay gumawa na kayo nito. Ah, kasi sa ibang bansa po, walang ganitong klaseng human rights violation eh. Na ang involved ay mga maaring politiko, ginagamit ng kapulisan para sirain ang kalaban sa politika. Iba yung personalan eh. Hindi katulad doon sa ibang mga bansa, kung mayroong away man, national at isong political na mas malaking usapin. Pero itong sa atin, hindi. Personalan, gantihan, siraan. Dahil lang po sa kung ano mga bagay ang pinag-umpisahan. So, this time ay kailangan ho talagang ayusin ng ating gobyerno. Hindi pa naman huli ang lahat. Kaya nga lang marami ng buhay ang nawala. Dapat ay mabigyan ng hustisya. Pero sana wala ng buhay na mawawala pa. Dahil lang ho dito sa maaaring kakulangan, kapabayaan, pang-aabuso ng ilan sa law enforcement agency. Nakakasunod sila sa kailang mga dapat gawin o ginagawa dahil sa utos na nakakataas. O yung mga sibilya naman na hinaharas para lang ho dahil hindi kalaban o hindi kakampi sa politika, kasi sinasabi ni Espinosa on record sa public hearing. Isa lang ang dahilan nakikita nila. Kaya sila hinaras ng nakaraang gobyerno dahil hindi sila supporters ng mga Duterte. Dahil sila hindi supporters ng nakaraang gobyerno. Kaya sila ginipit. Parang ganun ang kwento. May mabigat yan. Pag hindi kakampi sa politika, buhay ang nakataya. Ay, anong klaseng demokrasya meron tayo? Pag hindi kakampi sa galawan, nadidisgrasya. Eh, paano po yung proteksyon ng maliliit na mamamayang Pilipino? Ang gusto kong buhayin at ipalaala mga kaibigan, ang trabaho ng polis to serve and protect for all times sa lahat ng mga Pilipino. Pero kung yung iilang pulis na mga opisyal pa ang mismong nasasangkot at gumagawa ng illegal, ay saan tayo? At saan pupulutin ang maliliit? Nasaan ang to serve and protect? So tinatanong ko lang po yan. Sana ho magising ang lahat ng politiko na panahon na manindigan at panindigan. Itaas ang level ng laban. Itaas ang level ng ating mga batas. Panagutin ang kahit sino. No one is above the law. Yan ho ang dapat na gawin. Ipakita, nauna, aksyona, pagbabago, bagong Pilipinas, bagong Pilipinas, rule of law, at pagrespeto sa karapatang pantao. Please like, subscribe, and follow. Pakishare po ninyo ang ating mga video.